Hi guys, for today's video, ayan, magkikimarites muna tayo guys. No, kaya pawisan pa tayo, galing tayo maglaba, pero hindi talaga maiwasan, marites talaga tayo. Char. So ayan guys, pagod pa ako, masapay yung damit ko, siglalaba ako, so, marites talaga tayo, hindi natin mapigilan. So ayan, mag-video tayo. Charot. So ayan guys, napunod ko yung interview ni, yung sumali sa America's Got Talent na si Bunot. Si Bonnot Abante. Char. Yan, nakita ko yung interview niya guys, kung anong hirap niya, paano siya nakapunta doon, anong ginawa niya. Tapos doon ako sa part naging emotional nung sinabi niya na humingi siya ng tulong sa LGU saka sa mayor nila. Tapos tinanggihan siya bugkos para pa siyang pinagtawanan. So parang nakakainsulto na ng liliit, 'di ba? And although hindi lang siya yung tao sa Pilipinas na nakarelate ng ganyang sitwasyon. Kasi maraming ganyan eh. Yung hindi naniniwala sa kakayahan mo. Yung minamaliit ka nila, lalo na sitwasyon na sobrang hirap mo. For example, doon kay Bunot, sobrang hirap niya. Nagtatricycle driver lang as in. Tapos, parang kung iisipin nga naman, parang hindi siya kapanipaniwala. Tapos, parang dinadown na siya agad na ganun, di niya kaya. Anon, di totoo yun, baka na-scam ka lang, etc. Tapos, nung sinagot daw niya yung mayor na, sige mayor, okay lang, ganito, ganyan. Tapos, tinignan pa daw yung mga tao sa paligid niya, like mga secretaries, ganyan, etc. Yung nandun siguro sa office o sa municipio, etc. Nakita daw niya na, tinatawanan siya. So, parang, nakaka-emotional talaga. Kasi parang, ano eh, yung tipong, nagsikap ka, pero minamaliit ka pa rin nila. Yung tipong sinubukan mo humingi ng tulong, kasi taga doon ka nga. Dapat doon ka nga sa kanila humingi ng tulong, baka sakali. Kasi if ever na maging tagumpay ka doon, ikaka-proud din naman yun ng taga doon. Diba? So walang naniniwala sa kanya guys. May tawanan siya. So sad to say, ganyan talaga yung reality sa atin sa Pinas. Ganyan, ang higay ng alaga ko. Ganyan talaga yung mangyayari kadalasan sa Pilipinas. Yung laging walang tiwala sa'yo or na maliit ka sa kakayahan mo, yung tipong hindi pa nila alam yung kaya mong gawin, ginajudge ka na nila na hindi mo kaya, etc. Ganyan. So, nakakaiyak. But, kahit ganyan pa man na tinanggihan siya, meron naman talagang isang taong nagtiwala sa kanya. At walang iba kundi si Marcelito Punoy. Ayan, kudos to Marcelito Punoy kasi naniwala siya kay Bunot. Tapos, tingnan nyo naman yung performance ng standing ovation, tapos for Jesus. So, malay natin, di ba? Ba't di natin itry? At least nakatulong tayo. Ako lang siguro sa part ko, kung may tutulong ako, why not? Di ba? Bakit hindi natin gawin? Bigyan yung chance yung tao na gawin kung ano yung ikakasaya niya at alam niyang nakakabuti. Di ba? Why kailangan natin i-judge agad or pagtawanan man lang? Kung hindi natin kayang tumulong, go! Say it in the nice way, in the good way. Hindi yung tinanggihan mo na nga, tatawanan nyo pa. Yun talagang realidad kadalasan sa gobyerno natin sa mga provinces. Hindi naman siguro lahat. Pero yan, ang realidad talaga lahat. Yung minsan pag mahirap ka na pupunta doon, parang ihirapan ka ng mata. Tapos minsan pa nga, pag makita mo, kahit ikaw yung nauna, pero yung suot mo ay hindi talaga kayaman-yaman sa paningin nila, hindi ka gaano'ng entertaining. Pero pag yung suot mo ay nakaayos ka, nakapostura ka, tapos makikita na yung mga dala-dala mo ay parang mamahalin, like bag, cellphones, etc., nakaalahas ka, ay naku ma'am, ba't na daw madam yung tawag sa'yo doon? Pero samantalang, pag mahirap ka lang, tulad yung galing ka sa bundok, etc., tapos yung suot mo is as in, natural, nasuot natin na hindi tayo nag-aayos, ito kanya, yun lang yung kaya natin suotin, yun lang yung kaya natin ipakita sa nila. Pagdating natin doon, ay nako, paghintayin ka pa. Sabihin pa nandun sa ano, ganyan, wala dito, nag-out of town, etc. So, ang daming keme-keme, di ba? Samantala nung nangampan niya, ay Diyos ko po, kahit di ka kilala, nag-hi sa'yo. Kahit di mo kilala, nagbababay sa'yo, di ba? Tapos ang dami pang mga pangako. Tapos yung panahon na kailangan mong lumapit, tumingi ka lang ng tulong kasi kailangan, ganito, ganyan, may rason ka naman na karapat-dapat, hindi ka lang basta tanggihan, pagtawanan ka pa. So yun yung realidad sa Pilipinas. So, sana mabago na, no? Sana mabago na. Kasi parang nakakahiya na masyado yung
kapwa mo Pinoy yung nagda-down sa'yo. So parang ganyan ba? Tulad nun, in-interview, tapos ayan, booking sila. Na ganun yung ginawa nila nung humingi siya ng tulong, tapos nung nakita na nila na nandun na siya sa America's Got Talent, ay anak, ayun na, nag-congratulate sila, nauna pa. O diba? Sana all. So hopefully, mabago na yung realidad natin sa Pilipinas. Ayan lang po, kasi maingay yung akang alaga, magpapakardan na.